Talagang mahirap sa pakiramdam kapag may nagkakasakit sa inyong pamilya. Pero mas mabigat sa pakiramdam kung alam mo na wala kang pera. Hindi alam kung saan dudukot ang salapi upang madugtungan ang buhay ng ating mga minamahal. Ikaw, naranasan mo na bang mawala ng mahal sa buhay nang dahil sa kahirapan? Yung hindi mo sila naipagamot dahil wala kang yaman? Kung ganoon mga kahuanatels ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Maraming mga tao ang nagtitiwala kay Dr. Chavez nang dahil sa pagiging magaling niyang doktor. Kahit ang mga tao na may malubhang karamdaman ay nakakayanan pa nitong gamutin. Dok, kahit ilang milyong halaga ng pera ay handa kong gastusin basta madugtungan mo lang ang buhay ng aking asawa, nagmamakaawang sabi ni Mr. Chua. Isa itong mayamang negosyante na kaya silang bayaran sa kahit na anong halaga. Huwag po kayong mag-alala, Mr. Chua, dahil ako na po ang bahala sa inyong asawa. Magtiwala lang po kayo sa akin, sagot ni Dr. Chavez. Sinimulan ng doktor ang operasyon sa babae at talagang kinakabahan ng lahat dahil maluba talaga ang nangyari dito. Ngunit maya-maya lamang ay nagpalakpakan ng lahat nang matagumpay nilang nagawa ang operasyon. Dok, magiging okay na po ba siya? Tanong ni Mr. Chua. Nakita naman nito na nakangiti ang doktor na tila ay matagumpay sa ginawa niyang operasyon. Ligtas na po ang asawa niyo, pero kailangan pa po niyang mag-stay dito sa ospital para maobserbahan ang kanyang paggaling, nakangiting sagot ni Dr. Chavez. Nakahinga naman ang maayos ang mayamang lalaki matapos marinig ang magandang balita. Mapagkakatiwalaan talaga ang doktor na to. Baka kung sa ibang ospital ko dinala ang aking asawa, ay wala na siyang buhay ngayon, sabi ni Mr. Chua sa kanyang sarili. Ilang araw lang ang lumipas ay nagkamalay na ang babae. Masayang-masaya si Mr. Chua at agad na hinanap nito si Dr. Chavez. Dok, maraming salamat dahil napagaling mo ang aking asawa. Ito nga palang 1 milyon at sana itanggapin mo to. Huwag kang mag-alala dahil para sa'yo talaga yan, nakangiting sabi ng mayamang lalaki. Nako, ang laking halaga naman po nito, Mr. Chua. Pero maraming salamat dahil malaking tulong ito para sa akin, masayang sagot ng doktor. Talagang kapag may pera ka ay nagiging madali ang lahat ng bagay. Naisasalba nito sa malubhang karamdaman ang mga taong may sakit na lumalaban para sa kanilang buhay. Ngunit sa dami ng papuri na natatanggap ni Dr. Chavez sa mga taong mayayaman ay kabaliktara naman ito ng pagtingin sa kanya ng mga taong may hirap. Hindi kasi nanggagamot ang doktor ng mga taong walang pera at wala itong pakialam kung mawalan man sila ng mahal sa buhay. Isang araw ay may isang matandang lalaki ang nagmamakaawa sa kanya. May sakit ang anak nito ngunit wala naman silang sapat na pera para maipagamot ang dalaga. Dr. Chavez, sa inyo po ako lumalapit dahil alam kong magaling kayong doktor. Wala pa po akong dalang pera sa ngayon pero makakasigurado po ako na bukas po ay makakabayad ako. Umiiyak na sabi ng matandang lalaki habang pasan-pasan ang anak nitong dalaga. Hindi naman ito pinansin ni Dr. Chavez dahil kita naman sa itsura ng matanda na wala itong kakayanang makapagbayad. Ngunit patuloy na humihingi ng tulong ang matandang lalaki at sinabi nito ang isang bagay. Bukas na bukas din po ay may bibili na ng aming bahay sa halagang 500,000 piso. Pangako po, doktor, na makakabayad po ako, dagdag ng matanda. Nang dahil doon ay biglang nakuha nito ang atensyon ng doktor at pinatuloy nito ang mag-ama sa loob ng ospital. Siguraduhin niyo lang po na makakabayad kayo bukas, dahil kung hindi ay agad naming ilalabas ang inyong anak, seryosong sabi ng doktor. Opo, maraming salamat po, Dr. Chavez. Kayo na po ang bahala sa aking anak, sagot ng matanda. Kinabukasan ay agad na bumalik ang matanda sa ospital. Dala-dala nito ang pera upang hindi sila mapalaya sa ospital. Dr. Chavez, magkano po ba ang paunang bayad? Tanong ng matandang lalaki. 200,000 po. At huwag kayong mag-alala. Tingin ko naman ay sapat na ang 400,000 sa kabuuang pagpapagamot ng inyong anak, nakangiting sagot ni Dr. Chavez. Nang dahil doon ay nakahinga ng maluwag ang matanda. Hindi na mahalaga dito ang kanilang bahay
dahil mas mahalaga sa kanya ang buhay ng kanyang anak. Natatawa naman ang doktor dahil nauto niya ang matanda. Halos 100,000 piso lang naman talaga ang magagastos sa pagpapagamot ng dalaga at kanya na ang matitirang pera. Nako po, ang matandang yun talaga. Porket walang alam sa medisina ay akala niya naman na malubha talaga ang sakit ng kanyang anak. Natatawang sabi ni Dr. Chavez. Sa mga taong mayayaman ay sobrang bait talaga ng doktor. Ngunit sa mga taong walang kakayanan sa buhay ay sinasamantala niya ito. Lumipas ang mahabang panahon ay palaging ganito na lamang ang nangyayari. Isang bata ang nagpabago sa pagtingin niya sa kanyang buhay. Isang bata na wala pang alam sa problema, ngunit nagmamakaawa sa kanya na gamutin ito ang kanyang ina. Dr. Chavez, pakiusap po. Gamutin niyo po ang nanay ko. Sobrang taas po ng kanyang lagnat. Pagmamakaawa ng bata, bumalik sa isipan ng doktor ang kanyang nakaraan. Nakikita niya sa batang ito ang kanyang sarili noong bata pa siya. Nagmakaawa din siya sa isang doktor na gamutin ang kanyang nanay na may sakit, ngunit hindi siya pinansin ito. Nawala ang kanyang ina nang dahil wala silang pera at hindi sila pinapasok sa isang kilalang ospital. Ito ang nakaraan ni Dr. Chavez na isang magaling na doktor. Kaya ngayon ay si Dr. Chavez ang bumabawi sa mga taong mahihirap at hindi niya rin pinapansin ang mga tao kapag walang kakayanang makapagbayad. Sobrang sama ko na pala. Ang mga doktor noon na hindi kami pinansin ay parang ako na ngayon sila. At ang batang ito ay parang ako dati na nagmamakaawa na gamutin ang sariling ina. Sabi ni Dr. Chavez sa kanyang isipan. Dito ay naging malinaw sa isip ngayon ni Dr. Chavez na hindi na pala siya naging mabuting tao. Kung anong ginawa sa kanya dati ng mga doktor ay ito na rin pala ang ginagawa niya sa mga taong walang pera. Agad binalikan ng tingin ni Dr. Chavez ang nagmamakaawang bata at kinausap niya ito. Sige, iho. Sumunod ka sa akin at gagamutin ko ang nanay mo. Nakangiting sabi ng doktor. Agad nagtaka ang mga nurse doon dahil simpleng lagnat lang naman ang sakit ng babae. Dok, pwede naman pong bigyan niyo na lang siya ng gamot. Hindi naman natin kailangan gamutin pa ang ganyang klase ng karamdaman. Pati hindi naman sila makakabayad sa atin, di ba? Sabi ng isang nurse. Ngunit patuloy na naglakad papasok si Dr. Chavez at ang bata kasama ang ina nito. Maraming salamat po, Dr. Chavez. Sa totoo lang po, ay gusto ko din po na maging isang doktor tulad nyo. Gusto ko lang po malaman nyo na kayo po ang aking idolo. Marami pong nagsasabi na sobrang galing nyo daw pong doktor. Masayang sabi ng bata. Ngunit dito nagsimulang tumulo ang mga luha ni Dr. Chavez. Alam niya sa kanyang sarili na magaling nga siyang doktor. Ngunit marami na ng tao ang kanyang niloko. Tuparin mo ang pangarap mo. Basta pag naging isang doktor ka na, ay maging mabuti ka sa mga taong mahihirap. Gamutin mo sila kahit wala silang pambayad. Paliwanag ni Dr. Chavez. Maraming salamat po at itatatako po yan sa aking isipan. Sobrang saya ko po dahil nakausap ko na po kayo sa personal. Sagot ng bata. 2 araw lamang ang lumipas ay gumaling na ang babae. Nagawa ni Mr. Chavez na mapababa ang lagnat nito sa maikling oras lamang. Umuwi ang mag-ina ng masaya at may malaking ngiti sa kanilang mga labi. Sobrang laki ng pasasalamat nila sa doktor nang dahil sa pagtulong nito sa kanila. Wala rin silang binayaran na kahit na piso. At sa totoo nga niyan ay binigyan pa sila ng doktor ng 10,000 halaga ng pera. Sabi ko naman sa inyo, Nay, mabait po si Dr. Chavez kaya siya po ang idolo ko. Tingnan niyo po, oh, ang dami na po nating pera at ginamot niya po kayo nang walang hinihinging kabayaran. Masayang sabi ng bata. Oo nga eh, pero ang sabi kasi ng mga tao ay mukha daw siyang pera. Pero ngayon ay alam ko nang nagsasabi ka ng totoo. Masayang sagot ng babae. Samantalang si Dr. Chavez naman ay sobrang saya nang dahil sa kanyang nagawa. Simula noon ay unti-unti niyang binago ang kanyang sarili. Takang-taka naman ang mga doktor at nurses doon dahil biglang nagbago ang kanyang pag-uugali. Alam mo ba si Dr. Chavez? Nanggamot siya ng walang pera. At higit sa lahat ay binigyan niya pa ng pera ang mag-ina. Ano kaya ang nangyayari sa kanya at ginagawa niya ang bagay na to? Bulong ng isang nurse.
Ewan ko nga eh. Hindi naman siya ganyan dati dahil ang mahalaga lang naman talaga sa kanya ay ang pera. Sagot ng isang doktor. Talagang biglaan ang naging pagbabago ni Dr. Chavez at hindi na siya ang doktor na tumitingin sa estado ng buhay ng isang tao. Mahirap man o mayaman ay kanyang ginagamot at kung wala talagang kaya ng makapagbayad ay siya na ang gumagastos. Nanaig kay Dr. Chavez ang kanyang sinumpang tungkulin. Salamat po Panginoon at ginawa niyong instrumento ang isang bata upang muli pong buksan ang aking isipan. Patawarin niyo po ako sa mga nagawa kong pagkakamali at hayaan niyo pong patunayan sa inyo na nagbago na po ako. Sabi ni Dr. Chavez habang nakatingin sa kalangitan. Nang dahil doon ay nagbago ang tingin sa kanya ng mga tao, ang dating mukhang pera ay naging isang bayani, ang dating mandaraya ay naging tagapagligtas ng buhay ng mga taong walang salapi. Dumaan ang mahabang panahon ay unti-unti nang nangihina ang kanyang katawan. Halos 15 taon na simula nang magbago si Mr. Chavez at talagang patuloy niyang ginagawa ang kanyang pagtulong. Ang tanong niya sa kanyang sarili ay sino na lang ang magpapatuloy sa kanyang profesyon kung sakaling magretiro na siya sa pagiging isang doktor. Siya na ang medical director sa ospital na ito na may pinakamataas taranggo. Ano kaya ang pwede kong gawin para malaman ko kung sino ang karapat-dapat na pumalit sa aking posisyon? Tanong ni Dr. Chavez sa kanyang isipan. Saglit ay tumayo ang matanda at nakaisip ito ng isang paraan upang malaman kung sinong doktor ang kanyang ipapalit. Desidido na talaga si Dr. Chavez na magpanggap na isang matandang pulubing may sakit at kung sino ang magpatuloy sa kanya ay ito ang papalit sa kanyang pwesto. Maya-maya lamang ay may bagong isang doktor ang bagong makakasama nila sa ospital. Sobrang laki ng mga ngiti nito sa labi nang makita siya. Dr. Chavez, ako nga po pala si Jacob at masaya po ako na makatrabaho kayo. Nakangiting sabi ng binata. Maging mabuting doktor ka at maging mabuting halimbawa sa iba. Matipid na sagot ni Dr. Chavez. Kinabukasan ay nagpa-makeup ang doktor na parang isang pulubi. Hindi mo talaga ito makikilala nang dahil sa dumi ng kanyang muka. Nagsuot din ito ng face mask at nagpatong ng mahabang wig sa kanyang ulo. Nagsuot ng maruming damit na butas-butas habang daladala ang isang maruming sako. Pagkatapos noon ay pumunta na ito sa ospital. Sobrang sakit ang aking tiyan. Pwede niyo ba akong gamutin? O bigyan man lamang ng gamot? Namimilipit na sabi ng matanda. Nakita naman ito ang isang doktor at nilapitan siya nito. Lolo, pasensya na po pero wala nang libre ngayon. Sabi ng isang doktor. Ang akala ng matanda ay tutulungan siya nito, ngunit pagsasalitaan lang pala siya ng masama. Patuloy na nagmamakaawa si Dr. Chavez sa ibang mga doktor, ngunit halos mawala na siya ng pag-asa na may tutulong pa sa kanya nang biglang lumapit sa kanya ang bagong doktor na si Jacob. Lolo, ano pong problema? Tanong ng binata. Sobrang sakit ang aking tiyan dahil may nakain ata akong hindi maganda. Sagot ni Dr. Chavez na nagpapanggap na isang pulubi. Nakita ng matanda na tumitingin-tingin sa paligid ang binata, ngunit sobrang dami talagang empleyado roon. Naisip naman ni Jacob na dumaan sa ibang pintuan ng ospital upang magamot ang pulubi. Matagumpay naman silang nakapasok at takang-taka ang binata nang biglang maglakad ng tuwid ang matanda. Galit na galit ang ibang mga doktor nang makita nila na pinapasok ni Jacob ang pulubi. Ngunit nagulat na lamang ang lahat nang magtanggal ito ng make-up. Si Mr. Chavez pala ang pulubing ito at nalaman nila na nagpapanggap lamang ang doktor. Ngayon ay alam ko na kung sino ang ipapalit ko sa aking pwesto. Si Jacob ang magiging bagong medical director dahil siya ang tumulong sa akin, paliwanag ni Dr. Chavez. Sobrang laking panghihinayang ng ibang mga doktor nang dahil sa pambabaliwala sa kanya. Ngunit nagulat din naman si Dr. Chavez nang ipaliwanag ng binata kung bakit niya ito tinulungan. Dr. Chavez, kayo rin po ang dahilan kung bakit ko po kayo tinulungan. Ang sabi niyo po sa akin dati, kapag naging isang doktor na po ako, ay tulungan ko po ang mahihirap. Ako po ang dating bata na nagmamakaawang gamutin ang aking ina at ginamot niyo po kami nang walang kahit na anong kapalit. Binigyan niyo rin po kami ng 10,000 piso
para may pangkain po kami sa pangaraw-araw. Paliwanag ni Dr. Jacob. Biglang tumulo ang luha ni Dr. Chavez nang dahil sa kanyang pagbabago at pagtulong sa isang bata ay magraresulta pala ito ng panibagong henerasyon ng isang mabuting doktor. Sobrang laki mo na at ngayon ko lang nalaman ng iyong pangalan. Mabuti naman at tumatak sa isipan mo ang ibinigay kong pangaral. Masayang sabi ng matanda. Simula noon ay nagretiro na si Dr. Chavez sa kanyang trabaho at ang ipinalit niya sa kanyang pwesto ay si Dr. Jacob. Nang dahil doon ay nanatili pa rin ang panggagamot sa mga taong walang pera. Nang dahil din pala sa kanya, kaya nagkaroon ng bagong katulad niya. Hindi mo talaga masasabi kung anong ugali ang meron ng isang tao. Ang isang tao ay pwedeng magbago habang nabubuhay pa ito at pwede itong makalikha ng isa pang mabuting tao. Simula noon ay binigyan ng parangal si Dr. Chavez nang dahil sa pagiging isang magaling na doktor. Samantalang si Dr. Jacob naman ay masaya sa kanyang buhay na maipagpapatuloy niya ang mga pinaghirapan ng idolo niyang manggagamot na si Dr. Chavez. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makikicomment naman po sa baba kung ano po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all. Thank you.